Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning! Good morning, everyone! Good morning. Kawayin nyo naman ang inyong katabi. Magingin nyo sa magandang umaga. Morning po! Morning! Masaya po bang bawat isa na pumunta sa kanyang bahay sa bahay? Yes! Para mahina. Masaya po bang bawat isa? Yes! Amen! Purihin ang Panginoon. Bagong lahat, tayo isang daling manalangin. Ang ating puso sa pagpupuri sa kanyang pangalan. Pagpalang Diyos na buhay, nakila, sa pangalan ni Kristo Jesus, kami po'y lumalapit sa inyo na may kababaan. Ipapasalamat po kami sa isang panibagong araw na ito. Pagbibigay sa amin ng kalakasan, ng buhay, ng hininga, ang aming pagbangon sa higa at isa ng malaking pasasalamat para sa inyong pangalan. Salamat din po, Panginoon, sa maayos namin pagpunta sa inyong bahay sa bahay. Tunay nga na ikay mabuti, ikay walang katulad. Kami binabago mo sa bawat araw, Panginoon. At kami nagagalak sa pagbabago mo. Salamat po, Panginoon, sa walang sawa mong pag-ibig sa bawat isa. Pinaparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na magbago sa bawat araw. Lord God, sa oras ng daling ito, Lord God, aming winawaksi ang gawa ng kaaway, Panginoon. Nais namin makapag-focus sa inyong gawain, sa inyong salita, sa pagpupuri, sa pagbibigay ng karangalan sa inyong pangalan. Ang oras na ito, Lord God, ay para sa inyo lamang, binabalik, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa na ikaw ang maging sentro ng kanilang buhay, ng kanilang isipan, ng kanilang gagawin sa oras na ito, Panginoon. Hatid namin, Panginoon, ang papuri, ang kagalakan sa aming puso. Ikaw lamang ang itataas ng iyong mga lingkod sa oras na ito, Lord. Isisigaw ang iyong pangalan, Jesus. Wala nang iba. Papuri, pagsamba at pagluwalhati ay tanging sa iyo binabalik sa mga pangyarihang pangalan ng Kristo Jesus na aming Hari, Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Sa oras na ito, samahan niyo kaming magbigay ng papuri sa Kanya. Alam ko na ang bawat isa, ang kanilang puso'y patuloy na nag-aalab para sa Panginoon. Kaya naman, sabayan niyo kaming umawit para sa Kanya. Alam ko, binabago tayo ng Panginoon sa bawat sandali, sa bawat araw, sa bawat minuto ng ating buhay. Kaya, pasasalamat ang ating ihatid sa Kanya. Binabago mo ako araw-araw. Come on, guys, declare. Binabago mo ako araw-araw. Binabago mo. Thank you, Lord. Ngayon, bukas at kailanman, ang pag-ibig mo ay laging sabay. Minsan pa, binabago mo ako. Binabago mo. Yeah.
Thank you.
Oh,
iyo ang pinakamataas na pagsamba. Binabalik namin lahat ng umiibig sa Panginoon ay magsabi na, Amen. Magandang umaga po sa ating Panginoong Diyos na buhay at sa inyo rin po mga magulang at kapatid. Isa pong kagalakan sa Diyos ang maging tikapagsalita niyo po ngayon. At tayo po ay manalangin, humingi ng gabay sa Panginoon sa pag-aaral na ito. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa panalangin. Amang Diyos na nasa langit, sa pangalan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu o Diyos, kami po ay lumalapit sa trono ng iyong biyaya, nagpapasalamat sa buhay at kalakasan, sa pagliligtas, Panginoon, sa pag-iingat mo sa bawat sa amin, maging sa aming mga kasambahay o Diyos na pasamantala naming iniwan, ila rin po ay iyong ingatan. Dalangin ko sa aming pag-aaral na ito o Diyos, nabuksan mo ang aming puso at isipan, na tanging ang iyong salita lamang o Diyos ang aming marinig at magsilbing kalakasan ito sa aming espiritual na kalagayan. Tunay nga o Diyos, ikaw ang aming papupurihan, ikaw ang aming dadakilain o Diyos habang kami nabubuhay, paglilingkuran o Diyos. Dalangin ko po na buksan ang aming puso sa iyong salita at sa pagdaloy ng iyong salita o Diyos sa bawat isa sa amin, magsilbing kalakasan, inspirasyon o Diyos na magpatuloy, Panginoon, sa buhay na ito, sa ibabaw ng digdig na ito. Dalangin ko po, magsilbing pananampalataya ang mga salitang ito o Diyos at kalakasan sa bawat isa o Diyos. Dalangin ko po na bigyan mo ng karunungan yung abang lingkod sapagkat ako po ay kulang o Diyos. Dalangin ko na ikaw ang mangusap, magsalita sa bawat sa amin. Be the master teacher in this morning. Dalangin ko po ang gabay at patubay ng iyong kapangyarihan ang aming maranasan. Tunay nga na wala nang puwang ang kaaway sa lugar na ito. At dinideklara ko, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ang siya naming maranasan at makaniig sa umagang ito, O Diyos. Patubayan mo kami, gabayan. Ikaw lamang ang mataas sa aming kalagitnaan. Ikaw lang, O Diyos, ang dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo ang aming maihayag, mabigyan ng kaluwalhatian, O Diyos. At samahan kami ng banal na Espiritu hanggang sa matapos ang pag-aaral na ito. Ipong amin sa mong dalangin na may pasasalamat sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Makakaupo na po tayo. Sapurihin po ang Diyos na buhay. Sa ano mo ba ang ating mensahe ngayon? Ang ating pong mensahe ngayon ay matatagpuan sa aklat ng Matthew. Matthew chapter 28 verse 18. So lumapit sa kanila si Jesus at sinabi, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. So, ang ating mong pag-aaral po ngayon ay may kinalaman sa kapangyarihan ng Diyos. The power of God. Amen? So, ito po ang kailangan natin ngayon. Kapagkat hindi natin alam ang future, hindi natin alam kung kailan ba matatapos ang pandemyang ito, hindi natin alam, exposed tayo sa mga virus, sa maging ang economic, di ho ba, ay napilay dahil sa nangyayaring ito. So, ano ba talaga ang kasagutan? Amen? So, the church, kailangan po magpakalakas tayo sa spiritual na kalagayan. Kapagat ito lamang po ang tanging panlaban natin sa masasamang espiritu. Amen? Ako po'y naniniwala na sakit ay espiritu. Amen? So, mamaya sa ating pag-aaral, makikita po natin ang kahalagahan ng kapangyarihan ng Diyos. Ito po'y sinulat ni aklat ni Mateo. At ito po ay nasa last chapter, 28. So, pag siya po ay muling nabuhay, nagpakita siyang muli sa mga disipulo. At tinagubilinan nila sila na sabi niya, lahat na ng kapangyarihan ibinigay na sa akin. Kasi yung spirit of death, spirit ng kamatayan, ginapi niya. Siya yung unang nabuhay mula
sa mga patay. Amen. At nakikita po natin at mababasa ang kanyang ministeryo po. Ang kanyang pagmi-ministeryo sa 3.5 years public ministry ng ating Panginoon, ay makikita natin na yung kapangyarihan talaga ay suma sa kanya. Amen? Nagpagaling siya sa may sakit na ramdaman, nagpalayas sa masasamang espiritu. Amen? Mga bulag, nakakita, hingi, nakarinig, pilay, lumpo, nakalakad. Amen? Kaya po, makikita natin na talagang yung kapangyarihan ng Diyos ay suma sa kanya. Tayo as believers. Di po ba? Bilang mga mananampalataya, ang sabi nga po sa Matthew 16:17-18, na ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng kapangyarihan, makapagpalayas ng masamang espiritu, at maipatong nila ang kanilang kamay, ay gagaling sa may sakit. Amen? So, ano po ba ang gustong ipahiwatig ng Diyos sa atin? Sabi nga, tinuloy natin ang basa dito sa Matthew chapter 28, ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Amen? So ano po ba ang mensahe nito? Tingnan niyo po, we may not know the future, but we know God who holds the future in His hand. Totoo naman, na hindi natin alam. Pero tanging ang Diyos lang ang nakakaalam ng mga bagay na darating, pagkasalukuyan, hinaharap, lahat ay alam niya. With God's sovereignty, giving us both comfort and courage. Yung kapangyarihan ng Diyos, yun yung nagbibigay sa atin ng comfort and courage. Dahil alam niya, alam ng ating Panginoon, nung sinabihan niya ang mga disipulo na lahat ng kapangyarihan na ibinigay na sa kanya, alam niya na mga disipulo ay dadanas na mga pag-uusig, dadanas na mga kapighatian, mga sakit, karamdaman, daraan yan. Sapagkat nasa physical body tayo at tayo po'y nasa ibabaw pa ng mundong ito. Amen? So, bakit ba itong paating pag-aaralan? Dahil ngayon po ay mayroong pandemya. Amen? Lahat apektado. Hindi mo na alam. May takot ka na, may mga takot na ang tao, may phobia. Kapag lalabas ka, iniisip mo lagi, baka mamaya, mahawahan ka ng virus, kaya ang mga tao, even yung mga business, ay kokonti lang po ang lumalabas. Amen? At pati ang gobyerno nag-aalala rin sa bawat sa atin. At ang daming nag-aantay po sa vaccine. Amen? So, nung maraming nag-aantay sa vaccine, bigla namang nagkaroon ng yung mga naturukan ng Pfizer, ilan ang namatay? Most of them are elderly. Amen? So, matatanda. May mga vulnerable. At ito pong vaccine ay hindi pwede sa merong may allergy. Hindi raw po ito pwede sa may mga sakit, may mga hika o anuman. Pregnancy, ano pa ho? So, marami. Saka hindi natin alam kung ano reaction ng body mo sa vaccine na ito. Di po ba? Kaya ang tao po'y nalilito na. Di po ba? Tapos sabi ng WHO, vaccine is not a cure to COVID-19. Di po ba? So, the power of God, bakit natin kailangan i-remind ito sa church? Doon lang mo tayo kukuwi ng lakas ng loob para magpatuloy doon sa sinabi ng ating Panginoon na tayo ay hindi iwan, hindi tayo pababayaan, yung assurance. Amen? So ito po ang ating tatalakayin at sa ganon, lalo po tayong lumawak ang kaalaman sa kapangyarihan ng Diyos. Para na sa ganon, lalong maging matatag ang ating pananampalataya, hindi tayo mag-alala. Sabi nga tanging ang Diyos lang nakaalam sa future. At ito yung nagbibigay sa atin, yung kapangyarihan ng Diyos, nagbibigay sa atin ng comfort, courage sa bawat isa. Ito po ang kailangan natin. Amen? So, number one is renew our trust in God's sovereignty. Bakit po kailangan i-renew?
Kasi ang ating Panginoon, pansinin niyo, ang kanyang 3 years public ministry, teaching, preaching, and then healing. Tatlo po. Nagturo muna siya sa mga tao, sinabi niya ang kaharian ng Diyos ay kailangan maghari sa bawat isa, at tinuro niya about salvation, kung saan tayo makakuha ng kapayapaan, kung paano maliligtas ang isang tao, yan po ang ministry niya. And then, siya po ay nag-preach. Preaching is about challenging the people. Come to me. Sa Matthew chapter 11, verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lupa sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingan. At magaan ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Kinaling niya ang mga tao, come to me. Yan po ang kailangan natin. And then, saka po siya ano? Gumawa ng signs, wonders, and miracles. Na talaga namang hindi raw, kung isusulat daw po sa Biblia, ay hindi magkakasya. Amen? So, sa Daniel chapter 2, verse 21, God is ultimate in control. Daniel chapter 2, verse 21, siya ang nagbabago ng panahon. Siya ang nagpapasya kung sinong maghahari at siya rin ang nag-aalis sa kanila sa trono. Siya ang nagbibigay ng karunungan sa marurunong. Amen? So bakit po pinanggit yun siya ang nagpapasya? Siya ang nakakaalam no? Maging ng panahon. At ang maghahari. Amen? Siya ay nag-aalis sa mga trono ng mga hari. Kaya ano ho? Nasa kanya ang ultimate control. Amen? Tignan niyo po, katatapos lang manumpa ni Biden sa US, dahil lahat po ng buong mundo ay nakatutok dyan. Baka sakaling mabago ang sistema ng mundo. Kasi affected ang mga Asian country. Di po ba? Maging sa atin, di po ba? Ang tao po, ano, nakatutok sa mga mamumuno, pero in spite of that, may kakayahan talaga ang tao. Yun ang gustong ipakita ng Diyos sa tao na mas makapangyarihan siya kaysa sa mga namumuno na pinananahang nanganan ng mga tao. Diba? Sino ba ang upo natin? Sino ba ang kailangan natin i-elect? Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam niyan, mga magulang kapatid. So, tanong ko nga, bakit UK variant B117? Sabi ko, bakit sa UK pa? Kasi ang UK ay, ang namumuno ay mga hari. Kaya siguro doon inuna, kasi ang Diyos natin ay hari ng mga hari. Amen! Pinakikita na even mga hari dito, mayroong limitasyon ng kapangyarihan. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng magpatigil ng mga bagay na nangyayari sa atin at tanging Diyos lang ang nakakaalam nito. Amen? Sabi ko nga, bakit UK variant? Doon pa nagmula yung bagong variant ng COVID-19 na mas mabilis ang transmission. At doon din, sa kanila din, di ba? Ang daming namamatay, di po ba? So, kasi, yung UK kasi, pinamumunuan ng mga hari. Kaya ipinababatid siguro sa kanila na mas makapangyarihan ng hari ng mga hari na ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi aksidente siguro. Kaya kung tayo po humingi ng karunungan sa Diyos, bakit nga ba? Ano bang gusto ipahiwatig ng Diyos? God is the ultimate in control. Because He is a sovereignty God. He's a sovereign God. Amen? Walang makapapantay sa Kanyang kapangyarihan. At walang nakababatid at nakatatalos maging ng Kanyang pinaplano at ginagawa ni ang tao ay hindi alam kung ano ang bukas. Amen? He is the head of all things. Ephesians chapter 1, verse 21 hanggang 22. Kaya nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng espiritong nagkahari at namamahala, ang espiritong namumuno
at may kapangyarihan, ang titulo niya ay hindi mapapantayan ninuman, hindi lang sa panahong ito, kundi sa darating pang panahon. So, binabanggit dito, Espiritu. Ibu ba? Kasi yung mga sakit na yan, yung worried na yan, yung fear na yan, mga Espiritu ho yan na ano ho, nagpapahirap sa mga tao, yung depression, oppression. Amen? John chapter 10, verse 10, naparito si Satanas para magwasak, manira, at pumatay. Kaya kung di po natin ito paniniwalaan at hindi natin ito gagawing panuntunan bilang mga Kristiyano at mananampalataya sa ating buhay, kapatid, is the control even yung mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Ano ba ang sabi sa Efesios 6:12? Ang kalaban natin hindi mga tao kundi mga espiritong namumuno sa himpapawid na umaalipin sa mga tao. Di po ba? Kaya anong kailangan natin? The power of God. And without relationship to our Lord Jesus Christ, we don't have power if we don't have relationship to our Lord Jesus Christ. And we are the son and daughters of God. That's why we are protected by the Lord Jesus Christ. Amen? Protected tayo ng Panginoon kasi siya yung may hawak eh. He is the head of all things. And even the church, He is the head of the church. Verse 22, ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia. Even the church. Kaya nga ang sabi doon sa Matthew 16:18, ikaw, Pedro, itatayo ko sa ibabaw ng batong ito ang iglesia o ang church. Even the gate of hell will not prevail on it. How powerful is the church? How powerful is the God, our God? And He is the head of the church. Amen? Kaya ipinailalim ng Diyos kay Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang pangulo ng lahat para sa ikabubuti ng iglesia o ng church. He is the King of Kings and Lord of Lords. 1 Timothy chapter 6, verse 15, sa takdang panahon, iyahayag siya ng dakila at makapangyarihang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. And He is truly the ruler over the King of the earth. Revelation chapter 1, verse 5, mula kay Juan para sa pitong iglesia sa probinsya ng Asia. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan galing sa Diyos, sa Espiritu, at sa ating Panginoong Jesucristo. At kung tungkol sa Diyos, Siya hindi nagbabago ngayon, noon, at hinaharap. Kung tungkol sa pitong Espiritu, Siya ay nasa harapan ng trono ng Diyos. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya kung paano Siyang gumawa ng himala noon, kaya Niyang gumawa ng himala ngayon. Amen? Ang Diyos ay hindi nagbabago. Sino nagbago? Ang mga tao. Nagbago sila ng kanilang paniniwala, nagpananampalataya because of science. Siyensya at karunungan ng sanlibutan ito. Amen? So ano ang dapat natin panghawakan? Ang salita ng Diyos. Dapat nating paniwalaan ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ang pinakamataas na pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas ng tao. So ano pa ho? Kung tungkol sa pitong Espiritu, sa inasaharapan ng trono ng Diyos, at kung tungkol kay Jesucristo, Siya ang mapagkakatiwalaang saksi. Siya ang unang nabuhay mula sa mga patay. At Siya rin ang namumuno sa lahat ng hari sa lupa. Ibig niya tayo at sa pamamagitan ng Kanyang dugo, iniligtas niya tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Tignan niyo po mga kapatid, past tense na, iniligtas na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nung tanggapin natin ang ating Panginoon Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, isinuko natin yung ating buhay sa Kanya. Kapatid, tayo po ay tigapagmana ng lahat ng bagay.
And we must trust in His sovereignty. Magtiwala tayo. All things work together for good, those who love God. Bakit po? Sa Romans chapter 8, verse 28, alam natin sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti, mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Amen? Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi ba natin panig sa atin ng Diyos at dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. How great is our God. Amen? So if God is for us, who can be against us? Sino ang magtatagumpay sa atin kung ang Diyos ay panig sa atin? At kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ay pinagkait sa halip ay binigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Oo nga naman. Kung naibigay ang kain sa isang anak, the only begotten son, hindi niya kaya ibibigay ang lahat sa atin? Di po ba? So kalakip doon. Kaya nung tangkapin natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at kapaglitas ng ating buhay, kasama ang provision, kasama ang pagpapala, kasama ang kagalingan, kasama ang kalayaan mula sa tanikala ng kaaway. How good is our God? Verse 20:33, sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. Itinuring tayo ng Diyos na matuwid dahil sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo. So, wala rin makakahatol sa atin ng kaparusahan dahil si Kristo Jesus mismo ang hinatulang mamatay para sa atin at hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Diyos at namamagitan sa atin. Kapatid, anong ginawa ng ating Panginoon? Kaya yung ating binasa sa Matthew 28, paalis na kasi siya, pupunta na siya sa Ama at uupo na sa kanang trono ng Diyos at siya yung mag-i-intercede sa atin. Kaya kung tayo'y nananalangin, siya yung tagapamagitan natin sa Diyos Ama na nagmimiari ng lahat ng bagay. Amen? Dakilang saserdote na si Jesucristo sa atin. Amen? So ano pa po? No matter what rulers may do, good or bad situation, we are in God's hand. Romans chapter 8, verse 35, walang makapag-ihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, maging kamatayan. Amen? So ano bang ibig ipahatid sa atin ito? Ang kailangan po, reaffirm our heavenly citizen. Ano po ba yung reaffirm? Reaffirm, rededicate, reconfirm. No? Muli nating ihayag, mga magulang kapatid. Our citizenship is in heaven. Sabihin natin, tagalangit ako. Tagalangit ako. Speak louder! Amen? Our citizenship is in heaven. Philippians chapter 3, verse 20. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan at mula roon inihintay natin nang may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas ang Panginoong Jesucristo. We must reaffirm our pilgrim status. Paglalakbay lang tayo dito. Naglalakbay. Kaya whatever things may happen, good or bad, still, we love God. At walang makapaghihiwalay sa atin. Oo, may paghihirap. Amen? Kasi po, bakit may paghihirap? Hindi ho madali umakit sa langit. Amen? At makikita natin, from Genesis to Revelation, sinabi niya na mayroong paghihirap sa mundong ito. Amen? At yung paghihirap na yan, tinetest ang ating pananampalataya. Pinararaan sa apoy
upang makita kung anong kilatis ito. Genuine ba itong pananampalatayang ito? At dumaan ba ito sa mga pagsubok? Test and proven by situation? Test and proven by tribulation? Kaya mga magulang kapatid, mamahalin pa natin ang Diyos sa kasaganaan lang, hindi sa mga pagsubok, hindi sa kahikahikusan. Di po ba? Kaya ang sabi ni Hope, anong deklarasyon ni Hope? Hubad akong pumarito sa lupa, hubad din akong aalis at uuwi sa Diyos na nagbigay at nagpahiram ng aking buhay. Amen? This world is not my home. I am just passing through. Luke chapter 8, verse 14. Kaya ano po ang advice sa atin? Beware of becoming too attached to this in this world. Huwag daw tayong masyadong nakadepende sa mundong ito. Luke 8:14, ang lupang may matitinig na damo, ito po yung the parable of the sower. Ang lupang may matitinig na damo kung saan nahulog ang iba pang binhi ay ang mga taong nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit sa katagalan na daig sila ng mga alalahanin sa buhay, kayamanan at kalayawan sa mundong ito, kaya hindi sila lumago at hindi namunga. Ano daw po? Kasi yung binhing iniahasig salita ng Diyos eh. At yung natataniman naman, yung puso ng tao. Kaya ito po yung parable of the sower. Ano daw itong pinasa natin sa Luke 8:14? Natanim ito sa matinik na damo o yung dawagan. Kung saan nahulog ang ipapang binhi ay ang mga taong nakikinig ng salita, sabihin nakikinig, ngunit sa katagalan nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay. Ano yung binanggit doon? Kayamanan, kalayawan sa mundong ito, at kaya hindi sila lumalago at hindi namumunga. Amen? So kaya po pala, may mga hindi na po lumalago kasi meron silang pinagkaabalahan. Amen? So yun pala ang dahilan. Pero nakikinig sila. Kaya po yung temang restoration and revival, napakaganda po niya. Oh, dadaanan ko lang po ito, restoration and revival, na magiging tema, panukala ng ating kapatid. Napakaganda po niya. Which is, ito naman po talaga yung kailangan sa panahon natin ngayon kasi maraming problemang nagdaan sa mundong ibabaw. Kaya lang po, mga magulang kapatid, ang restoration and revival, no? Tayo dito po sa atin, tingin ko po, we are revived and restored. Bakit? Dahil nung tumaan ang bagyo, tumaan ang pandemya, tumaan ang COVID, kapatid, still nakatayo ang bawat isa sa inyo at nagpapatuloy. You are already revived and tested and proven because of the situation na nagdaan sa buhay natin. At yung mga hindi nakatagal, kapatid, Diyos na ang kikilos sa kanila. Amen? Kaya pansinin nyo, yung mga wala pang pandemya, wala pang COVID-19, eh hindi na regular nating nakikita at tingin po natin na hindi sila lumalago, baka po ang problema ay sa kanila na. Kasi ang outing anniversary is 24th years anniversary na po. So pinag-aralan ko yung The Book of Judges. The Book of Judges, makikita yung cycle ng pananampalataya ng mga Israelite. Magsisisi sa kasalanan, tatalikod, patatawarin ng Diyos, i-restore ng Diyos, and then babalik na naman sa pagtalikod sa Diyos. Ito na naman, magsisisi na naman, at i-restore na naman ng Diyos, magsisisi na naman, i-restore na naman ng Diyos. Yan po ang naging cycle sa aklat ng mga hukom. Kaya po yung revival and restoration, laging nandoon. Pero this time,
Mga magulang kapatid, the sovereignty of God, you are responsible. Ikaw ang responsable at ang Diyos. Paano mo i-restore ang iyong sarili? Bawal magbisita ngayon, bawal mga kapatiran, bawal pumunta sa mga, kasi nga iniiwasan natin yung contact, no? Yung physical distancing. So, ano po ang pinagagawa sa atin ng Diyos ngayon? Yung point of view ko po, no? Ano pinagagawa sa atin ng Diyos ngayon? Kanya-kanya po tayong pag-decision ngayon. Amen? Kasi nakikita mo nang maraming namamatay, nakita mo nang may danger, nakita mo may nangyayari ng hindi pangkaraniwan, ano pa ang ginagawa mo at natutulog ka pa hanggang ngayon? Kapatid, beware of becoming too attached to this world. Ginawa na ng paraan ng mga pastor, ng mga ebanghelista, lahat ng programa, maging TV, radio, meron ng mga programa. Ano pa ang ginagawa mo? Kailangan pa bang hataking ka para lang ikaw ay lumakas sa iyong pananampalataya? Diyos na ang hahatak sa iyo, kapatid. The power of God ang kailangan natin. Because the church, ang church, kapatid, magpapatuloy. At yung mga kapatiran o yung mga mananampalataya na hindi makakasunod sa pagbabagong ito, maging ang mundo ay nagbabago at hindi ka nakakasunod, kapatid, baka maiwan ka. Amen? Sapagkat ang sabi sa Book of Revelation, hindi ka malamig, di ka mainit, susuka ka ng Panginoon. Amen? Beware of becoming too attached to this world. Binigyan na tayo ng grace, yung grasya ng Panginoon, nandiyan dyan na. Lagi natin yung nasabi, mabait ang Panginoon. Yes! He is the loving God. Mapagmahal na Diyos. Pero kapatid, meron kang part to do your part and God will do His part. Amen? Meron na kang hindi pangkaraniwang nangyayari. Gusto mo, parang bata na suyuin ka pa. Ginawa na natin yan for 23 years. 24 years, ito na naman. Babalik-balik na lang ang church. Hindi na makaabante. Amen? Alam niyo ba, mga kapatid, ang tungkulin ng church to teach and preach the gospel. Amen? Bautismo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo to incorporate them to the body of Christ and teaching them to obey what I have commanded unto you. Amen? Kaya lahat lang doon, yung paraan ginagawa ng Diyos to awaken the church. Amen? To teach the body of Christ. Ginagawa lahat ng Panginoon yan. And this time, the sovereignty of God na ang kumikilos, kapatid, wake up! Baka mamaya ay maiwan po tayo. Beware. Be prepared for the coming of the Lord. Luke 21:34, kaya mag-ingat kayo na huwag mawili sa kalayawan, kapaglalasing, pagkakaabala, inyong kabuhayan, at pakabiglang dumating ang araw na iyon. We must guard our heart against the love of this world. 1 John chapter 2, verse 15 and 17, huwag ninyong ibigin ang mundo o mga kamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at anumang pagyayabang sa buhay na hindi nagmumula sa Ama kundi sa mundo. Ang mundo, at lahat ng bagay dito na hinahangat ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. The power of God, renew our trust in the sovereignty of God, and we must trust in His sovereignty. Reaffirm our heavenly citizen in heaven and beware of becoming too attached to this world. Tayo pong lahat ay magstayo.
Kapatid, this is the time. No matter what happened, no matter what is happened to this world, ang Diyos ay buhay magpakailanman. He is alive forevermore. And He is the control of everything. And He is doing something to restore the church. To restore everything. Yung mga bagay na wala sa atin, kapatid, kayang palitan ng Diyos. Ano man ang ating kalagayan ngayon, we must trust the Lord. Magtiwala tayo sa Panginoon. At kumikilos ang Diyos, even the church, even sa mga anak niya. What a beautiful name it is. Because He is God. And He is the Lord. He is the King of Kings. He is the loving Father. Amang Dios, as we praise you, as we gather here in your presence, we want to feel your embrace. Sambahin natin ang Panginoon. Purihin natin siya. Itaas natin ang kanyang pangalan. Now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing can compare. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want that land without us. So Jesus, you brought My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. Yes, it's the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. What a wonderful name, the name of Jesus Christ my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yes. Even the death could not hold you. Yes. Jesus. Hallelujah. Even the death could not hold you. The death could not hold you. The veil before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring. The praise of your glory. For you are raised. Life again. You have no rival. You have no rival. You have no equal.
You have no equal. Now and forever, God, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. Hallelujah. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. There is what a powerful name it is. The name of Jesus. There is power. There is power. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of
Jesus Christ, my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name. What a powerful name. The name of Jesus Christ, my King. Hallelujah. What a powerful name it is. Yes, the Holy Spirit. Nothing can stand against. Touching the life of every one of us. Name it is. God is doing something. The name of Jesus. God is doing something. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes. Yes, Father. We thank you for your power. We thank you for the healing power. We thank you, oh God, for your word and the word of encouragement to every one of us. That you are the most powerful God. There is no other name given in heaven. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang Diyos na dakila. Purihin ang Diyos na buhay. Siya ang Diyos ngayon at pangsalubuyan, Panginoon. Darating, Panginoon, you are the same yesterday, today, and forever. You changed not, oh God. Kung paano ka kumuha ng himala, noon ang Diyos. Kumuha ka ng himala, tandat himala sa iyo, mga anak. This day, at sa mga karating ng panahon, Amang Diyos, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa Banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nag-tipagturo namin. Maraming salamat at deliver mo, Panginoon, ang iyong mga anak. Mula sa pagkatakot, Panginoon, lahat ng panahon. Hallelujah. Amang Diyos, salamat sa iyong salita. Salamat, O Diyos, at tanggapin mo kong lahat ng aming pinakamataas na pagpurin at samba. Sa dakilang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. God be the glory. Hallelujah. Masalamat tayo sa Diyos. Amen. Remain standing. Remain in faith. God is doing good. Amen. Amang Diyos na nasa langit sa pangalan ni Jesus, maraming salamat, O Diyos, at pinatatag mong lalo, Panginoon, ang iyong iglesia. At binibigyan mo kami ng karunungan, O Diyos, at katalinuhan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat din mo sa pag-iingat mo sa amin, Panginoon. Matunay nga sa iyong pagbibigay ng divine protection sa bawat pamilya namin, Panginoon. Laban sa sakit at karamdaman, maging ang paghahanap buhay namin, Panginoon, ay i-restore mo, Panginoon, yung mga negosyo. O Diyos, at lahat ng ito, Panginoon, sa iyong kapurihan, sa iyong kapamahalaan. Selyuhan mo po sa aming puso't isipan ang aming napag-aralan tungkol sa iyong kapangyarihan. Walang ibang pangalan na makapangyarihan kundi ang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Maraming salamat, O Diyos, sa katatagan, maraming salamat sa buhay. At sa aming pasamantalang pag-iwahiwalay, O Diyos, dalayin kong muli. Naingatan kami at ihatid sa aming uwian na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan. Mga magulang, kapatid sa Panginoon, tanggapin po natin na masaganang kapag ng Amang nasa langit, ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo at ang pakikipisa ng Banal na Espiritu, ngayon pa sa walang hanggang, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. To God be the glory. Kau Yesus, Kau yang Bapa saya.
tayo.